Nako, edi na, dahilan mo na naman ang baby natin. Tumawa siya ng malakas. Well, okay fine. Excited lang ako na mag-make love tayo. Pero bukod doon, excited din naman ako na magkaroon tayo ng second baby natin. Ngumiti siya ng malapad sa kanyang asawa nang balingan niya ito ng tingin. Excited din naman ako, Anya. See? Kaya dapat mamaya, after our breakfast, pasok ulit tayo sa kwarto. Muling nagtaas-baba ang mga kilay nito. 2 oras lang ang pahinga mo. Mahaba na nga ang kalahating oras, Mrs. Koy. Nakatulog lang ako kaya umabot ng 2 oras. Humalakhak na siya dahil sa kapilyuhan na naman ng kanyang mahal na asawa. Sana nga may mabuo pang pangalawa, Anya. Bigla namang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter at napatitig sa asawa. What do you mean, Mrs. Ko? Tanong nito. Bumuntong hininga siya ng malalim. Kasi naman, mahal ko, I'm already 33. I don't think kung makakabuo pa tayo. Kasi karamihan sa mga kakilala kong lagpas 30 na ang edad, medyo nahirapan ng magbuntis. Nahirapan ng makabuo pa. Saad niya? Ngumiti naman ang mapakla si Hunter at hinapit niya siya sa kanyang bewang. She, trust me, Mrs. Ko. Makakabuo pa tayo. I hope so. Kaya mamaya ulit ha. Muli siyang napangiti. Ang kulit mo, Anya. Nang makapasok na sila sa kusina, ay binawi niya rito ang kanyang kamay at nagbukas ng refrigerator upang maghanap ng pagkain na lulutuin nila para sa kanilang almusal. I know, gusto mo rin naman, Mrs. Ko, kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Tinusok-tusok pa nito ang bewang ng asawa habang nakayuko naman si Mabel sa ibaba ng refrigerator. Say yes, Mrs. Ko. Huwag ka nang makulit dyan, mahal ko. Tulungan mo na lang ako na magluto. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na huwag matawa dahil sa kanyang asawa. It's a yes. Gusto kong matulong. But it's a yes. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at tumuwid siya ng pagkakatayo at hinarap ang makulit na asawa. Malapad ang ngiti sa kanya ni Hunter pagkuhay biglang hinapit ang kanyang bewang at inangkin ang kanyang mga labi. Tumugon naman siya sa kakaibang halik nito sa kanya na may kasama pang paghaplo sa kanyang pangupo. Maya-maya ay pinisilyo ni Hunter na siyang naging dalan ng pag-ungol niya ng mahinhin. Napangiti naman si Hunter habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Ilang saglit lang ay pinakawala na rin nito ang labi ni Mabel. It's a yes, Mrs. Ko. Oo na. Gusto mo palang halikan kita para pumayag ka. Pilyong saad nito at muling ginawara ng mabilis na halik ang mga labi ng asawa. I love you, wife. Mahal din kita, asawa ko. Pagkatapos ng kanilang lambingan, doon ay magkatulong nga silang nagluto ng kanilang umagahan. Pagkatapos ay dinala ni Hunter sa lanay ang kanilang pagkain. Gusto kasi niyang doon sila kumain habang pinagmamasda nila ang papasikat ng araw. Pagkatapos naman nilang kumain, ay kaagad silang inaya ng kanyang asawa na pumasok sa master's bedroom. Hindi nga nagpaawat pa si Hunter na muli siyang angkinin. Isang linggo sana ang balak nilang pananatili sa isla. Pero sa 2 araw pa lamang nila ron, ay nakatanggap ng tawag si Hunter mula sa Maynila. Ayaw po man sana nitong putulin ang kanilang bakasyon. O mas magandang sabihin ang kanilang 1-week honeymoon. Pero si Hunter na mismo ang nag-aya kay Mabel na bumalik sa Maynila dahil may importante raw silang pupuntahan. Hindi naman siya tumutol pa kahit nabitin din siya sa paglulunoy niya sa dagat. Kung sa bagay ay anytime naman pwede silang bumalik doon dahil sa kanila naman ang lugar na iyon. Sa halip na dumiretso sa bahay nila, sa opisina ni Hunter sila tumuloy na makarating sila sa Maynila. Sino ba ang kakausapin natin, mahal ko? Nagtatakang tanong niya sa kanyang asawa. Pero sa halip na sagutin ni Hunter ang kanyang tanong, binuksan nito ang pinto ng opisina nito at pumasok sila ron. Mabilis na nangunot ang kanyang noo nang makita niya roon si Chris. Mabel, nagtataka, ngunit nakangiting tumayo ang babae sa pwesto nito. Chris, nagtataka rin siya. Tinapunan niya ng tingin ang kanyang asawa. Ano ang ginagawa ni Chris dito, mahal ko? Tanong niya. We need to talk to her, seryosong saad ni Hunter at naglakad palapit sa lamesa nito.
I didn't know na ikaw pala ang asawa ni Mr. Imperian. Ngumiti naman siya sa babae at umupo siya sa visitor's chair na nasa gilid ng lamesa ni Hunter. Magkaharap na sila ng babae. Maya-maya ay muli niyang tinapunan ng tingin ang kanyang asawa. Nagtatanong ang kanyang tingin dito. Tinawagan ako kanina ng sekretary ni Mr. Imperial. Ang sabi ay gusto raw akong makausap ng asawa mo. Anang Chris na tinapunan din ng tingin si Hunter bago muling tumingin kay Mabel. Ilang saglit lang ay bumukas ulit ang pinto ng opisina ni Hunter at iniluwa ron ang isang lalaki na medyo may edad na. Raul? Sir Hunter, nandito na po lahat ng kailangan nyo. Anang lalaki nang makalapit ito kay Hunter. Iniabot nito ang isang envelope. Thank you. Sa labas na lang po ako maghihintay, sir. Naglakad agad ito upang muling lumabas sa opisinang yun. Kagad namang binuksan ni Hunter ang envelope at inilabas doon ang ilang pirasong papel. Saglit nitong binasa ang mga yun. Si Mabel at Chris naman ay tahimik lamang na nakatingin sa lalaki at naghihintay na muli itong magsalita. So, you are Christina Garcia Morales, right? Ngumiti naman ang babae. Yes, that is my full name. Anito. Wait, details ko ba ang hawak mo ngayon, Mr. Imperial? Tanong din ito, habang unti-unti nang nagiging seryoso ang mukha habang nakatitig kay Hunter. Yeah, pinaimbestigahan kita sa tauhan ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hunter. Halos sabay pang nangunot ang mga kilay ni Mabel at Chris dahil sa sinabi ni Hunter. Maya-maya ay tumawa ng pagak ang babae. Bakit naman? Tanong nito. Mahal ko, anong Mabel sa kanyang asawa? Did you know Jess Galia Utada? Tanong ulit ni Hunter habang hindi pa rin nagbabago ang seryosong mukha nito. Nang marinig ni Mabel ang pangalan ng dati niyang kaibigan na binanggit ng kanyang asawa, napatingin siya kay Chris. Tumingin din naman sa kanya ang babae bago muling sinalubong ang seryosong mga titig ni Hunter. Yeah, she's my niece. Halos mag-isang linya pa ang mga kilay ni Mabel nang marinig niya ang sinabi ni Chris. Tita ni Jessie Chris. Bakit Mr. Imperial? Binuksan ni Hunter ang drawer na nasa gilid ng lamesa nito at may inilabas doong papel. Iniabot nito yun. Sa babae, read it. Naguguluhan man dahil sa mga nangyayari ngayon pero kinuha na rin ni Chris ang papel at binasa ngayon. Maya-maya ay bigla na lamang nangunot ang noon nito at napasinghap sa hangin. Napatingin din ito kay Mabel at Hunter. God, why is my name here? That's also what I want to ask you, Mrs. Christina Garcia Morales. Tiim bagang nasaad ni Hunter. Bakit nasa papel na yan ang pangalan mo? Gusto ko lang malaman mula sa'yo kung may kinalaman ka tungkol sa papel na yan almost 6 years ago. Sa nakikita ni Mabel ngayon, na itsura ng kanyang asawa, alam niyang nagtitimpi ito sa mga sandaling yun. Did you do that, Mrs. Morales? Tanong ulit ni Hunter. Dahil naguguluhan na siya kung anong mga sinasabi ng kanyang asawa kay Chris, kinuha niya sa kamay nito ang papel at binasa na rin niya yun. Bigla siya napatingin kay Hunter nang maalala niya ang papel na yun. Doon lamang din niya naalala ang pangalan ni Chris. Kaya pala pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Ang papel na hawak-hawak niya ngayon ay siyang naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Hunter almost 6 years ago. At ngayon na muli niyang nakita at nabasa yon, parang pakiramdam niya muling bumalik ang sakit at lungkot na nararamdaman niya noon nang ipagtabuyan siya ng kanyang asawa dahil sa papel na yon. Naalala niya lahat ng mga nangyari dati maging ang mga hirap na pinagdaanan niya noon. I'm asking you once again, Mrs. Morales. Did you do that? Did you send me that paper before? Mas lalong umigting ang panga ni Hunter habang matalim na ang titig nito sa kausap. No, mabilis na napailing pa ang babae. Why would I do that? I mean, lately ko lang nakilala si Mabel and it's because of Handa. I know you, pero ngayon lang tayo nagkita in person. So, bakit ko naman gagawin ang isang bagay na nakagaya nito? Tanong nito pagkatapos na magpaliwanag. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere. Pagkuway, pabagsak na isinandal ang likuran sa upuan nito. Hindi mo ba nababasa ang papel nito kahit kailan? Tanong ni Mabel na medyo nakakabawi na siya dahil sa mga nangyayari ngayon.
Tumingin naman sa kanya si Chris. Maya-maya ay muli nitong kinuha ang papel at pinakatitigan. I remember before, may papel na pinapirmahan sa akin si Jess nang minsan ay binisita niya ako sa bahay ko sa Caloocan. Pero saglit itong tumigil sa pagsasalita at muling napatitig sa hawak na papel. Yeah, I remember this. Huge amount of money. Kunot ang noo na muli nitong tiningnan ang asawa. Tinanong ko pa siya noon kung bakit may ganun siyang kalaking pera. Pero wala naman siyang sinasabi sa akin. She just said na katuwaan lang daw nila ng kaibigan niya. And nag-umpisa ng kumabog ang puso ni Mabel habang nakatitig siya kay Chris at naghihintay sa mga susunod pa nitong sasabihin sa kanila ni Hunter. Ngayon pa lamang ay may nabubuo ng ideya sa kanyang isipan kung sino ang may kagagawa ng contract agreement na natanggap ni Hunter noon, ang papel na naging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Did you know that because of that damn paper? Mabel and I were separated for a long time, tanong ni Hunter. Because of that paper, I got angry with that woman. With a woman I love, I pushed her away from me and I didn't see her and be with her for a long time. Ni hindi ko man lang nalaman na may anak pala kami. Matagal na panahon na hindi ko nakita at nakasama ang mag-ina ko. Oh God, tila nang hihinang sambit ni Chris matapos nitong marinig ang mga sinabi ni Hunter. Napatuto pa ito sa bibig at binitawan sa ibabaw ng lamesa ang hawak na papel. Chris felt sorry for them because of what they had gone through. Binalingan nito ng tingin si Mabel na ngayon ay parang maiiyak na rin dahil sa pagbabalik tanaw nito sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan nila noon. Oh God, I'm really sorry. Mabel, Mr. Imperial, all these years, wala akong kamalay-malay na may nasira palang relasyon nang dahil sa akin. Because of my name, because of this paper, nasirang dapat ay masayang pamilya na bubuin ninyo dati pa man. Pero I swear to God, malinis ang konsensya ko. Wala akong kinalaman tungkol dito. Maybe it's Jess dahil naalala ko minsan. Minsan din siyang nag-share sa akin tungkol sa lalaking gusto niya na may mahal daw na iba. Oh Lord, I'm really sorry. Hindi ko alam. Paghingi ng patawad ni Chris sa mag-asawa, hindi na napigilan ni Mabel ang kanyang sarili na maluha dahil sa mga nalaman niya. All these years, sinisisi niya si Chris dahil sa ginawa nitong paninira sa kanila ni Hunter noon. Pero ang hindi niya alam, inosente rin pala ito kagaya niya. Si Jess pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Bakit hindi niya man lang niya naisip yon nung una pa lamang? Isa pagkakaroon pa lamang ng gusto ni Jess sa kanyang asawa noon? Sa away na nangyari sa pagitan nila noon? Hindi na malabong ito nga ang gumawa ng paninira sa kanilang dalawa ni Hunter? I'm really sorry, Mabel. Anang Chris at kinuha ang kamay ni Mabel na nasa hita nito at masuyo yung pinisil. I'm really sorry, pero wala talaga akong kinalaman tungkol dito. Habang mataman itong nakatitig sa lumuluhang si Mabel. Are you okay now, Mrs. Ko? Tanong sa kanya ni Hunter habang mahigpit siyang nakayakap dito. May halos 15 minutos na ang pag-uusap nila kasama si Chris. Hanggang ngayon ay luha pa rin siya dahil sa mga nalaman nila. Si Jess nga talaga ang may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay ni Hunter noon. Tapos ang lakas pa ng loob nito na manatili sa tabi ni Hunter ng ganun katagal na panahon. Hinawakan ni Hunter ang kanyang mga balikat at bahagya siya nitong inilayo rito. Hinawakan din ito ang kanyang baba upang iangat ang kanyang mukha. Tipid na umiti si Hunter sa kanya. Pagkatapos ay kinulong sa mga palad nito ang kanyang mukha. Pinunasan nito ang kanyang mga luha ron at hinalikan ang kanyang noo. I'm really sorry, wife, anang Hunter. Bahagya namang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatitig ng mataman sa mga mata nito. Kung sana pinagtuunan ko rin ng oras ang pagpapaimbestiga nun kung sino ang may kagagawa ng contract agreement na yun. Sana nung panalaman ko na agad na si Jess nga ang may gawa nun. But I was busy looking for you, kaya hindi ko na napansin ang tungkol doon.
hanggang sa nakalimutan ko na lang ang papel na yun. Anito, nang isang araw nang sabihin mo sa akin ang tungkol kay Chris, tinawagan ko ang tauhan ko para paimbestigahan siya. And I found out that she's related to Jess. Mapait naman siyang ngumiti sa kanyang asawa. That's okay, mahal ko. Nangyari na yun. Ang importante ay ang ngayon. Okay na tayo. Kasal na tayo. Masaya ang mga puso natin. Masaya ang pamilya natin. Ibaon na lang natin sa limot ang mga masasakit na nangyari noon. Ang mga malungkot at nasayang na panahon. Let's forget about it, okay? Anya, muling ikinulong ni Hunter sa mga palad nito ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang mga labi. I love you, Mrs. Ko. Mahal na mahal din kita, Hunter. And this time, magkaroon man ulit tayo ng panibagong problema, I promise na hinding-hindi na ako aalis at mawawala sa piling mo. I promise I will stay by your side, mahal ko. I promise I won't hurt you again, wife. I can't afford to lose you again. Nang ganun katagal, ikamamatay ko na ngayon. Ipinagdikit ni Hunter ang kanilang mga noo. Mahal na mahal kita, Hunter. I love you so much, Mabel. I love you so much, wifey. Mabel! Halos mapatalon pa si Mabel dahil sa labis na pagkagulat niya nang pagkalabas niya sa pinto ng cubicle ay biglang sumulpot sa harapan niya si Jess. Hawak ang tapat ng kanyang dibdib ay nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Jess, kunot ang noo na sambit niya sa pangalan ng dati niyang kaibigan habang nakatitig siya rito ng seryoso. How dare you, Mabel? Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nitong matalim ang titig sa kanya. Para bang anumang sandali ay handa itong manakit sa kanya. How dare you? Pagkatapos mong mawala ng ganun katagal? Basta-basta ka nalang babalik kay Hunter at magpapakasal kayo? How dare you? Akma na sana niyang siyang sasampalin ni Jess. Ngunit, mabilis naman siyang nakakilos at nahawakan niya ang kamay nito. Pabida ka talaga, Mabel. Stop it, Jess. No, you should stop, Mabel, and leave Hunter alone. Nagtaas na ito ng boses. Bahagya naman siyang natawa ng pagak dahil sinabi ni Jess sa kanya. Maya-maya ay muling naging seryoso ang kanyang itsura at tinitigan din ng masama ang dating kaibigan. Get lost, Jess. Nahihibang ka na nga. Anya, kung nandito ka lang para manggulo at subukang sirain ulit kami ng asawa ko, please lang, tumigil ka na. Hindi pa ba sapat ang kasalanang ginawa mo noon kaya naghiwalay kami ni Hunter? Hindi pa ba sapat sa iyo ang katotohanan na hindi ka gusto ng asawa ko? At ako ang mahal niya, kaya ako ang pinakasalan niya. Kaya ako pa rin ang mahal niya kahit matagal ng panahon na. Nagkahiwalay kami, oo. Hindi pa ba sapat yon na dahilan para tumigil ka na sa kahibangan mo? Tanong niya na napataas na rin ang kanyang boses. Ang ibang customer na naroon sa kanyang restaurant at gusto sanang gumamit sa comfort room ay hindi na tumuloy nang makitang naroon sila ni Jess at nagkakasagutan. How could you say that to me? I love Hunter and I know he feels the same way dahil ako ang nasa tabi niya nang mga panahong wala ka sa tabi niya at kailangan niya ng taong masasandalang dahil sa pang-iwan mo sa kanya noon. Hindi ako aalis noon at hindi kami masisira noon ni Hunter kung hindi dahil sa kahibangan mo, Jess. Maraming saad niya dahilan upang maputol sa pagsasalita ang dalaga. Tumigil ka na! Padabog niyang binitawan ang kamay nitong hawak niya. Alam na namin ni Hunter na ikaw ang gumawa ng contract agreement na yon noon. Kinausap na namin ang tita Chris mo at sinabi niya sa amin na wala siyang kinalaman tungkol doon. Sinabi niyang ikaw mismo ang gumawa nun at idinamay mo lang ang tita mo. Litanya niya sa dalaga. Hindi na niya pinansin ang ibang tao na nakiusyoso na roon sa kanila, maging ang ibang staff nila. Alam mo bang pwede kitang kasuhan at ipakulong dahil sa ginawa mong paninira sa akin noon? You can't do that. Yes, I can. Yes, dahil may hawak akong ebidensya sa ginawa mo noon para masira kami ni Hunter at ang tita Chris mo
mismo ang nagsabi na handa siyang tumulong sa amin ni Hunter kung gusto ka naming kasuhan. Ngayon, kung hindi ka pa rin titigil dyan sa kahibangan mo, kung hindi ka pa rin titigil na sirain kami ng asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis at ipahuli. Mas lalong tumalim ang titig ni Jess sa kanya matapos niyang sabihin ang mga katagong yun. Pero hindi naman siya papatalo rito. Hindi niya uurungan ang mga titig nito sa kanya. God, maraming taon ang nawala sa kanila ni Hunter dahil kay Jess. Kaya ngayon, hinding-hindi na niya hayaan na muli pa itong magtagumpay na sirain sila ni Hunter. Lalo na ngayong mag-asawa na sila. Hunter is mine, Mabel. Wala kang karapatan sa kanya. Ikaw ang walang karapatan sa asawa ko, Jess. Singhal niya rito. Asawa ko na si Hunter. Ipinagdiinan niya pa ang mga katagang yun sa kanya. Nang sa ganun ay maintindihan nito ang mga sinasabi niya. Tanggapin mo na ang katotohanan na kahit kailan ay hindi pwedeng magiging sayo si Hunter. Kahit hindi pa man kami mag-asawa. Kahit hindi man kami nagkabalikan. Hunter doesn't like you. You're just a friend, Jess. Yun ang katotohanan na kailangan mong tanggapin. Kaya sana tumigil ka na sa kahibangan mo. Well, I'm sorry to tell you this, Mabel. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha si Hunter. I will ruin your relationship again, just like before. I will do everything para masira kayong paulit-ulit hanggang sa... Biglang natigilan sa pagsasalita si Jess. Nang malakas na dumapo ang isang palad ni Mabel sa pisngi nito. Nagulat ito sa ginawa ni Mabel, kaya hindi agad nakapag-react ito. Yan ang wag na wag mong gagawin ulit, Jess. Dahil this time, hindi kita urungan. Naikuyom niya pa ang palad na ginamit niyang pananampal sa dalaga. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang palad dahil sa malakas na pagkasampal dito. Parang pati siya nasaktan din sa kanyang ginawa. Hindi ko nahayaan na muling masira ang relasyon namin ni Hunter nang dahil lang sa isang desperadang kagaya mo. Misis ko, sabay pa sila ni Jess na napalingon sa pinto ng banyo nang dumating si Hunter. Misis ko, anang Hunter at agad na naglakad papasok at nilapitan ang asawa. Hunter, biglang umiyak si Jess. Mabel hurt me. Tila nagpapaawa pang saan nito sa lalaki. Ngunit isang seryosong tingin lamang ay binigay ni Hunter sa dalaga at binalingan ng tingin ang asawa. Let's go, wife. Hunter, please, can we talk? I need to talk to you. Wala tayong dapat na pag-usapan, Jess. No, please, I need to talk to you. I need to explain. Akma na sana itong lalapit sa mag-asawa at hawakan sa kamay si Hunter. Don't come any closer, Jess. Baka ngayon pa lang ay ipapahuli na agad kita sa mga pulis. Nagbabantang saad ni Hunter sa dalaga. Natigagal saglit si Jess habang lumuluha pa rin nakatitig kay Hunter. Why are you doing this to me? Sunod-sunod pa rin ang pagtulo ng mga luha nito sa pisngi. I did everything for you naman, hindi ba? Nasa tabi mo ako all those years. Tanong nito, pero bakit si Mabel pa rin? Why did you choose her again? Because I love my wife since then and now. Kaya siya pa rin ang pinipili ko. Jess, so please, stop it. At huwag na huwag ka nang lalapit ulit sa asawa ko kung ayaw mong tuluyang masira ang buhay mo sa kulungan. Pagkasabi niyo ni Hunter sa dalaga, ay kagad nitong inakay ang asawa palabas ng banyo. Hunter! Sinubukan pang sumunod ni Jess at hinuwakan sa braso si Hunter. Stop, Jess! Tiimbagang nasaad nito. Kung nakakamatay lamang ang masamang titig, malamang na kanina pa bumulagta sa sahig si Jess dahil sa galit na tingin ni Hunter dito. Stop it! Go away, Jess! Mariing saad nito. Sa susunod na lapitan mo ulit ako, pati ang asawa ko. I swear, hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka. I swear, pagsisisihan mo ang ginawa mo noon. Dagdag pa nito sa kamuling inakay ang asawa. Dumiretso sila sa opisina ni Mabel. Pinaupo ni Hunter ang asawa. Sa supa na naroon, pagkatapos ay kumuha ng tubig at ibinigay yon dito. Are you okay, Mrs. Ko?
Matanggap kaya ni Jess ang kanyang kapalaran? At magbago pa kaya siya? At maging magkaibigan pa ulit sila ni Mabel? At magkaroon na kaya ng kasunod si Sabjel? Yan ang ating aalamin sa mga susunod na kabanata.